Hello po sa inyong lahat. Good evening. Bago tayo mag-start, magsha-shoutout muna tayo. Hi, Arlene Ferrer. And good evening din, Sheila. Sorry ha, kasi medyo parang late na tayo nag-live. Kasi kagigising ko lang. Ang oras na dito ngayon ay 8:51 a.m. Dati nung nasa ano ako, nandiyan ako sa Pinas, maaga ako nagigising, morning person ako. Pero nung simula nang pumunta na ako dito, hindi na ako nagigising agad, late na ako nagigising. So, yun, kung medyo late, pasensya na, ito lang kasi available na time natin. Hi, Dr. Noel. You're watching right now. Si Maria, happy siya. Yeah. Oh, thank you. Thank you. Good morning, Dixon Manalo. At kay Fresh pa rin si Doc. Christina Trinidad. Sherwin, ganda mo po, Doc. Hindi naman. Paki-share na lang po sa animal, sa ibang mga animal group, kung may mga animal group po tayo, para makatulong din tayo sa iba kung may mga questions sila, no? Bali, namili po ako ng 8 questions sa mga comment. Tapos, mamimili din ako ng 2 questions dito sa mga viewers natin. So, yung sa 8 questions na pinili ko, 5 questions ay yung mga nanggaling po sa aking mga top fans. Kasi lagi silang nagme-message sa akin, kaya gusto ko rin sagutin yung mga questions nila. And kung gusto niyo pong, mas malaki kasi yung chance na masagot ko yung mga questions niyo kung kayo ay top fan. So, kung gusto niyo pong mababilang sa top fan, i-follow niyo lang yung itong page and then i-like or share po yung mga pinopost ko sa mga group or kahit sa mga wall niyo, ganyan. No? So, magsimula na ba tayo? Hi, Jeffrey, and then kay Miguelo. Doc, nag-echo voice mo. Naririnig niyo po ba ako ng maayos? Shit, nag-echo daw yung voice ko eh. Sabihin niyo po, please inform me kung hindi niyo naririnig ng maayos yung boses ko. Hi, Dr. Romeo Tamani. Ah, you're watching right now. Kay Vin Reyes, hello po, kumusta na po si Lebron? Si Lebron ay isa kong pasyente dati. Labrador siya, napakalaking labrador. Ang cute-cute niya, mabigat. Shoutout po, Rose Ann Fernandez. Tapos kay Tess Sunga, good evening po, Doc. Hi, good evening din. Sis Kathleen Francisco, kamusta ka? Good evening, Ann. Emily, hi, Doc. Hello din. Cecil, hi po. Hello po sa inyong lahat. Doc Clifford Mangupag, hi, kamusta ka na? Itong mga to is mga colleagues ko. Sila eh. So, sila din ay nagpa-practice sa small animal. Pag sinabing small animal, ang pinili nilang field is yung companion animal, dogs and cats. Kasi kapag graduate ng veterinary medicine, pwede kang mamili ng mga kung saan field mo gusto mag-specialize. So kami, ako, ayoko lang sa labas. Gusto ko sa loob lang, naka-aircon, ganyan. Kaya sa clinic tayo. Medyo joke lang. Mahilig kasi ako sa dogs and cats, kaya ito yung pinili ko. Pero pwede naman ako mag-switch sa other fields such as sa mga poultry, dairy farm, piggery farm, rancho, sa mga kabayo, ganyan. Pwede kaming mamili kung saan namin gusto. Pero maraming mas gusto nila sa small animal industry. So, in few minutes, magsasagot na po tayo, no? Magkumustahan muna tayo. Mahina po boses mo, Doc. Mahina pa din.
Hindi ko alam kung paano eh. Wait lang ha. Kasi gusto ko narinig niyo akong lahat eh. Parang natatakpan yata. Okay na ba? Okay na po ba? Hello? Anto? Ni Edna? And then Aslin, good evening po. Good evening din. Okay po, Doc. Okay. Mary Joy. Okay naman po. Okay naman. Okay. Hello po, Dr. Myra Galang Pascual. Kamusta po kayo? Oh my gosh, battery low ako. Hindi ko na-realize. My goodness. Sandali lang po ah. Mag-chart lang po ako. Hindi ko napansin. Battery low pala ako. Ano ba yan? Anyway, 20% pa naman. Siguro masasagot ko naman yung mga questions bago ako ma-empty. Hi, Romeo. Tuazon. Okay po, boses. Hi, Doc. Ito. Hindi ka na po babalik sa Pinas? Baka hindi na. Hindi ko pa alam. Babalik ako naman, syempre. Pilipino tayo eh. Pero, hindi na siguro ako mag-work dyan. Ewan, depende na lang. So, kay Alma naman. Hi, Doc. Hello. Loud and clear po, Doc. Okay. Kay Doc Antoinette Alejandro. Hi. Dixon, na-share ko na po sa dinosaur group. Anong dinosaur group? Okay. Sheila, mahina po boses mo. Inayos ko na eh. Hanggang dito na lang yung kaya ko. Pero nilalakasan ko na para marinig po natin lahat. Doc, yung dog ko may rashes. Okay. Si Emily. Meron kasi mga questions na baka ganun din yung question ninyo. Kaya panoorin nyo na lang po. Kasi baka masagot ko din dito mamaya, no? Okay naman, sounds. Doc, idol kita. Glenn Estefani. Estefani. Hi. Hi, Jan. Si Hi, Jan. Nag-hi, Doc. Okay naman po si Lebron. Ito, humihilik na po siya. Humihilik. Tulog na. Si Lebron yung Labrador. Soju, hi, Doc. Hi. Okay, madami na. Madami na nag-hi. Hi sis, keep safe always. Kay Doc Myra Pascual. Hello, kayo din po sis. Ingat po lagi. Okay, hindi ko na mabasa yung pa-shoutout po, Doc. Mamaya na lang ulit tayo mag-shoutout. Ano, start ko na yung pagsasagot po. No, kasi hindi ko kasi may ilagay yung... Hindi ako makapag-charge. Ang dami kong problema, no? Kasi nasa ilalim siya eh. So, pag inangat ko, wala akong lalagyanan. Anyway, start na tayo. Mm-hmm. Kasi yung inaalat ko lang na time po sa pagla-live pala, paliwanag ko na lang, siguro mga 30 minutes to 1 hour lang. Yun lang po yung kaya kong ibigay na time. Pero hindi rin siguro siya araw-araw. Hindi, inaayos ko pa yung schedule ko kung magpa-pause na lang po ako dito para alam din po ninyo yung schedule ng pagla-live natin. No? And then, yung sa time, siguro mga ganitong oras na lang lagi. Kasi pag gabi dito, umaga naman dyan, baka medyo busy, maraming busy po sa atin. So, sasagot na po tayo ng questions. Hello, Mizzy Esor. Yun pong pusa ko, 5 months old. Madalas, matching. Sige, mamaya ha, standby ka lang. Baka masagot natin yung tanong mo. Okay, kay Solita Dizon Corpus, ang tanong po niya, hi Doc, is it possible po ba na ang aso kapag nagka-erlikya e bumalik pa din sa normal? My dog po kasi ako nagka-erlikyosis pero hindi na po siya kagaya ng dati na normal na dog. Ikot na lang po siya ng ikot sa isang lugar. Okay. So, yung kagaya ng sabi ko nung kahapon, kasi nag-live din tayo, ang erlikyosis po ay blood parasite siya. No? So, nakukuha siya sa garapata. Once na yung dog is nagka-erlikya na po siya, erlikyosis, hindi na siya totally mai-eliminate sa katawan ng aso. Nasa dugo na lang po. No? So, meron naman kasi tinatawag na inactive stage. Kahit nasa katawan po siya, kung malakas naman ang immune system niya, wala namang ibang problema,
hindi madedevelop yung mga signs or walang sakit na mangyayari sa aso. So, positive siya ng Ehrlichia, pero masigla pa rin. No? Hindi, walang mga sinyalis na nakikita. So, ang kailangan, pag nag-positive po yung aso natin ng Ehrlichia, ang kailangan natin gawin dito is i-maintain po yung, hindi na siya dapat magkagarapata. Lagi kong ina-advise sa mga client ko. Tapos, kailangan may tick entry prevention. Then, at the same time, ibuboost po ang immune system. Kasi napaka-important po din yung mga dog food or vitamins na kinakain nila. Dahil dito sila kumukuha ng lakas. Kaya kailangan po yung pipiliin natin food or vitamins. Dapat talaga may vitamins kasi hindi po lahat ng nutrients na nakukuha sa hindi po lahat ng nutrients na kukuha sa dog food, no? Maraming mga nutrients na wala doon. Kaya kailangan natin mag-supplement. So, and then, ayun. May, kapag yung dog is positive siya ng Ehrlichia, tapos nagkaroon siya ng ibang sakit, pwedeng matrigger yung Ehrlichia na sakit niya, no? Ehrlichiosis. Tapos, ang isang ginagawa kasi ng blood parasite na yun, dinedestroy niya po yung mga blood cells na ng aso. Lalo na yung platelet. Platelet. Kaya maraming mga positive ng blood parasite na mababa ang platelet count. Kapag mababa ang platelet count, dito na yung may mga pagdurugong nakikita o kaya matamla yung aso. Mahina sila. Si Maria, iniisturbo ako eh. Ito oh. Ayun oh, say hi ka naman. Hi! Hello po! Iniisturbo niya ako eh. Amin na lang, baby girl, ha? Malulobot ako eh. Stay ka lang dyan, kaya kailangan ko tapusin to. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Sa Ehrlichia. Ayun, may mga pagdurugo, matamla yung aso, hindi na siya gagaya ng... na hindi na siya sobrang sigla. Ibig sabihin yan, baka may problema po sa platelet. Pero mas maganda, ano, pag nag-positive kasi ng Ehrlichia, makakatulong every 6 months is bina-blood test po, CBC, tsaka blood chemistry. Kasi in some cases, kasama na din yung may kidney problem kapag sa Ehrlichia. Mahirap po itong iiwasan kasi sabi ko kahapon, kahit isang garapata lang na carrier ng Ehrlichia canis, ng blood parasite ang kumagat sa ating dog, pwede siyang magkaroon nun. Okay? Tapos pala, may nagtanong din kasi kahapon, sama ko na ngayon dito. Kapag yung isang dog mo ay nag-positive ng Ehrlichia, may chance po na mag-positive din yung isa. Kasi nasa same environment sila. So, pwede rin yung makuha yun. Okay. Nasagot ko ba yung tanong mo? Solita corpus. Yun. Basta, bigyan mo lang lagi ng vitamins, tapos blood test para meron kang baseline information, no? Baka sobrang baba na pala yung platelet count ng dog mo. Delikado po yun. Abby Sarmiento. Shoutout po ako, dog. Hi, Abby. MJ. Hello. MJ din ako. Cheche. Hello po, dok. MTS. Hindi ko alam kung paano i-pronounce eh. Hello po, dok. Hello. Anjali yan. Hello po, dok. Pa-shoutout naman. Hi, Anjali. Tapos kay Mizzy Esor. Ayun, sabi ko na pala kanina siya. Elmer Imperial. Okay, may mga tanong siya. Medyo mahaba. Standby ka lang dyan. Baka masagot ko yung tanong mo, ha? So, ayun, next question tayo. Next question. Glenda May Felizario. Doc, good day. Ano po ba ang after effect kapag ang dog na babae ay hindi ipastad? May epekto po ba sa health nila if hindi siya manganak, magkaanak? 1 year na po siya, never pa din po na stud. Thanks, Doc. Okay. Yes, meron din pong effect, pero hindi naman agad-agad. Ganito kasi yan, kapag intact yung dog, ibig sabihin hindi siya na spay or neuter. Or spay na lang, focus tayo sa spay kasi babae. Pag ang ginagawa pang ini-spay, di ba tinatanggal yung uterus o kaya ovaries. So pag natanggal po yung uterus and ovaries niya, hindi na siya magkakaanak. Tapos mape-prevent na po yung mga reproductive problem na mangyayari
na posibleng mangyari later on, late in later stage. So, hindi, halimbawa, hindi na siya magkakaroon ng pyometra, safe na po siya doon, no? So, yung sa dog mo na 1 year old pa lang, okay lang naman yan. Meron, pero meron akong naging pasyente dati na 3 years old, nagka-pyometra na siya. Ang pyometra kasi is, ano eh, nangyayari parang nagkaroon ng infection sa uterus niya. So, kung ang advice ko, kung wala po kayong planong i-breed yung dog nyo, ipa-spay nyo na lang. Habang maaga, mas magandang ipa-spay ng maaga kasi less complication. Kumbaga, kasi mahirap nang i-surgery yung dog kapag may kidney problem o kaya may iba pang sakit, ganyan. Kaya kung wala kang plano, pa-spay mo na lang. No? Kasi dito sa US, halos, may marami kasing dog. Lima yung mga, pang-anim si Maria na dog dito sa bahay na to. So yung 5 dogs, lahat sila is na-spay tsaka neuter. 4 ang na-spay and then isang neuter, isang castration. So, hindi sila, yun, para ma-prevent yung mga pwedeng posible mangyari na reproductive problem, hindi, mape-prevent na siya kasi na-spay siya kanya, na ano na siya, castrate, ho. So, yun. Ito kay Stephanie Gonzaga, Doc, nasa recovery stage na po ba pag nakakain na ng maayos pero di pa rin po siya gaano nakakalakad tapos twitching ng head niya di na gaano mabilis. 3 months na po siya nakikipaglaban sa distemper. Distemper. Yung distemper, para po sa hindi nakakalam, virus po ito. Ang unang inaapektuhan po nito is yung respiratory system ng dog, and then in later stage pwede na siya magkaroon ng nervous system problem. So pag may twitching kasi yung parang yung muscle is pumipintig-pintig, ibig sabihin yan naging naapektuhan na po yung nervous system ng dog. So sa distemper po, napakadaling i-treat ito kapag respiratory problem pa lang. Pero kapag nasa nervous, ano na, pag narating niya na yung nervous system ng dog, medyo mahirap. Kasi mayroong mga, tsaka kapag narating niya na to, maka-recover man yung dog, malaki yung chance na meron kang makikitang complication. Yung iba, nakalabas yung dila nila, pero free na sila sa distemper na sakit. Kaso yun yung naging komplikasyon. Kasi yung iba naman, may hindi na makapaglakad ng maayos or may panginginig. No? So, yun yung mga naapektuhan na po yung nervous system nila. So, yung sa question mo, tapos makakatulong kasi kapag may ano distemper, ang usually nire-recommend na supplements is yung may B-complex. So, kasi maganda siya sa nerve, tapos sa muscle. Kaya magandang bigyan mo po yun, yung dog mo ng ganun na vitamins, B-complex. Tapos, pwede din may yung sodium ascorbate or ascorbic acid para to boost the immune system niya. Pwede rin yung Immunol, ganun. Basta pang boost ng immune system. Pero mas maganda din na papa-blood test mo siya para makita mo din doon kung okay ba yung CBC tsaka blood chemistry kasi baka meron din problema sa organ. Matagal na kung 3 months na nakikipaglaban yung dog. So, yun po. Basta kasi sa distemper, mas magandang na ko-confirm agad. Hindi kasi porque sinipuno, inubo, is distemper na agad. Kaya nagla-laboratory test po para ma-confirm. No? Tapos pala, singit ko lang din. Sa mga case po na-reach na yung ano, yung nervous system ng dog, tapos parang sa tingin ng vet is wala nung pag-asa, nire-recommend po ang euthanasia. Pero huwag po kayong magagalit sa vet na nag-recommend ng euthanasia. Kasi ang reason po kung bakit namin nire-recommend yun is sobrang contagious po ang distemper. Sobrang nakakahawa. Kahit yung dog nyo nasa loob, hinawakan nyo yung aso nyo, lumabas kayo, na-expose, humawak kayo ng ibang aso, pwede kayong makahawa sa iba. Kaya po namin isang nire-recommend yun, yung euthanasia, para hindi na po mag-spread yung mga sakit. Then at the same time, yung suffering ng dog, lalo na kung yung owner po ay hindi, kumbaga, hindi willing gastusan yung aso sa mga kailangan niya. So, yun.
Tama ba? Napaliwanag ko ba? Ayun, tapos mahina na rin, mababa na rin yung chance ng survivability kapag sobrang affected na yung nervous system. Kasi pwede siya magkaroon ng seizure o kaya naman mamaga yung ano niya. Ano ba yun yung sa brain niya? Nakalimutan ko yung term. Oh my gosh. Meningitis. Pwede magkaroon ng meningitis. So kay Edna Quilapio. Edna Alex Quilapio. Hello po, Doc. Ask ko lang kung ano po gamot sa tenga ng aso ko. Mabaho po at amoy luga. Ayaw niya magpahawak, kaya di namin marinis. Thank you. Okay. So, kapag may luga na yung aso, normally mayroong may bacteria na po dun sa, ano, sa tenga niya. No, so mas maganda ito kasi masakit talaga ang ear infection. Mas magandang dalhin niyo po sa vet. 'Di ba kayo tayo nga kapag parang pinasukan lang ng gamgam or kahit anong maliit na insekto, sobrang sakit na. 'Di mas lalo po 'yun. Kasi infect talagang ano yung hearing niya, tsaka very important po sa aso yung hearing, no. So 'yun ang ginagawa po sa vet, i-check muna 'yun, depende kasi sa severity nung kung gaano kalala yung ear infection. In some cases, pag malala na, yung mga oral medication na, hindi na yung linis lang, hindi basta linis. Tapos, ayaw talaga pong magpahawak ng dog nyo kasi masakit. Ayaw niyang nahahawakan. Kaya, mas magandang madala sa vet. Tapos, hindi ko alam kung maraming, hindi pa po available madala, maraming clinic ang hindi pa available yung bacterial culture, kasi dito nagba-bacterial culture muna bago mag-prescribe ng antibiotic, ng tamang antibiotic. Pero medyo mahal kasi yun eh, kaya hindi na rin natin masyadong ginagawa. Pero mas maganda yun kasi alam na, ma-identify natin yung bacteria na present. Yun. Tapos, nag-anti-inflammatory at saka para sa pain, binibigay din po yun. Para kahit pa paano, medyo hindi masaktan yung dog natin. Kasi sa gaya sabi ko, masakit nga yun, diba? Sunod na sound. Okay, mamaya muna ako mag-shoutout ulit. Next question po tayo, Rico Niel. Niel? Sorry kung mali yung pronunciation po ng name po ninyo, no? Paano po maiiwasan ng parvovirus, lalo na sa mga puppies, kasi ito po yung most common problem ng mga breeders or new dog owners. Okay. Ang masasabi ko po, isa lang kasi yung pinaka-effective way para maiwasan ng parvovirus, which is yung vaccination. Pero, syempre, meron kasi yung hindi pa pwedeng pabakunahan yung aso, nagkakaroon na siya agad ng parvovirus. Pero ganito po yun. Kailangan kasi kung plan yung mag-breed or i-breed yung aso nyo, yung nanay at saka tatay, dapat complete vaccine din po sila. Kasi later on, maibibigay po nila yung immunity sa mga puppies sa loob ng 6 weeks. So parang in 6 weeks to 8 weeks, magiging protected po yung mga puppies against parvovirus. Kasi nga, vaccinated yung nanay tsaka tatay. Pero yung sinasabi ko po is yung complete vaccine lang. Kasi meron yung akala nila, isang beses lang na bakunahan, complete na po yun. Hindi po ganun ang complete. Ipatsakin na lang sa vet ninyo kung ano yung complete na sinasabi. No? Kasi meron yung misinformed. Akala nila, yun nga, complete na pag isa lang. Na kahit isang vaccine lang. So kapag nabakunahan na yung nanay tatay, malaki yung chance na maging protected yung dog sa loob ng 6 weeks. Kaya after ng 6 weeks, doon po tayo nagbabakuna. No? Tapos, kung bibili naman po kayo ng dog, nire-recommend ko, kailangan pag bumili kayo, para na rin po sa inyo bago kayo bumili. No? Yung vaccinated na ang kunin ninyo. Kahit yung mga naka third shot, na ang nagbigay dapat yung vet, ha, para sigurado na nabigyan talaga. Okay? Tapos, kailangan dun sa card niya, i-check nyo kung yun nga talaga yung dog yung nakalagay sa card. Tapos, kung nandun yung stamp ng vet, pwede nyo tawagan yung clinic just to make sure. Ito lang para lang po, ano ha, para lang makasiguro para sa inyong protection. Tawagan nyo yung clinic kung may record yung ganitong dog, kung talagang vaccinated siya. Okay? Bago kayo bumili. Tapos, ayun po,
Kasi kapag bumili ka ng aso kahit mura siya, sabihin na natin, bumili ka ng Shih Tzu 3,000. Tapos, meron pala, hindi, nagkasakit siya, nagkaparvo siya. Meron kasi yung kakakuha lang. Marami akong naging pasyente na kakakuha lang, kakabili lang nila. Tapos, in 5 days, nagkaroon na ng parvo. 3 days to 5 days. Ibig sabihin niya, nasa katawan na ng aso yung parvo. Hindi lang siya na-develop. So, parang nung kinuha niyo, ang lakas-lakas naman, pero nung pagdating sa inyo, mahina na. Kasi nai-stress yung dog, pag nag-adjust pa lang sila sa ibang environment. Pag na-stress yung dog, nagiging immunocompromised, papasok sa kalalaba, sa kamag, ano, magiging sakit talaga yung parvo. So, mas maganda, vaccinated ha. Vaccinated po pag bumili kayo ng aso. Tapos, kung hindi pa kaya, hindi pa afford, pabakunahan naman yung aso. Huwag hiyaan magngat-ngat ng mga chinelas o kaya basahan kapag puppy pa lang. Ilagay nyo lang muna po sa kulungan or sa clean environment. Kailangan na disinfect. So, yung mga chinelas po natin na galing sa labas, huwag po natin ipasok sa bahay. Kasi, okay, ipangat-ngat sa mga aso, mga tuta. Dahil mahilig po magngat-ngat ang mga tuta. Kasi, pwede tayong mismo yung magdala ng sakit sa loob ng bahay. Okay? Para, yan. So, kay ano naman po, hindi ko alam basahin to. Ashirk Arriver de Belen. Hi po, Doc. Ask ko lang, normal po ba pag naturukan ng anti-rabies si Doggy may bukol sa part ng likod niya? Kasi napansin po namin, bukol siya maliit. Bago namin siya paturukan, wala naman po ganun. Salamat po. Okay. Yes, very common po yan. Tsaka normal lang po. Kasi kapag yung immune system ng dog is sobrang active, posible pong magkaroon ng bukol. Pero mawawala rin yan in 2 weeks. Ang kailangan nyo pong gawin para mabilis mawala. Hindi naman siya delikado. Okay? Expect talaga yan sa anti-rabies. Marami rin kaming naging case na bumubukol, nagkakaroon talaga ng bukol sa anti-rabies vaccine. Ima-massage mo yung pinagturukan. Tapos, pwede mo rin siyang i-hot compress or cold compress para mas mabilis mawala. Okay? Hindi naman delikado yun. Hindi rin naman painful yun. Pag painful, pag hinawakan mo na nasaktan yung aso, dalhin mo na lang sa vet na nag-inject, no? Para ma-check din niya. Okay? So, ito yung last question para sa mga nag-message sa akin. Then, mamimili po ako dito sa mga viewers ng dalawang question na sasagutin natin. Kay Jacqueline Guirin, ano po better vitamin sa American Bully na breed? Thanks. American Bully, so pag sa breed po kasi na ito, ang mostly nutritional requirements po nila is yung, di ba kasi sa muscle build up po ang isang common na tawag dito. Hindi ko maano ang term. Anyway, yun. Since muscle po ang pinopromote natin sa ganitong breed, kailangan yung sa may B complex. Kasi madami pong, ito as maintenance yung sinasabi ko ha, iba po yun kapag meron po siyang problem, like skin problem or weak yung immune system niya. As maintenance po ito. So, kung okay naman yung dog, hindi na, wala namang ibang problema, yun, yung may B complex, multivitamins, B complex, kasi may nabasa po akong article na kapag pinakain ng dog food yung aso, yung mga nutrients, yung B complex, vitamin A, vitamin E, nade-destroy po siya sa dog food kapag sa processing ng dog food. Therefore, kapag kahit kinain ng dog yung ano, yung dog food, wala din doon yung nutrients. Hindi rin enough yung nutrients na nakukuha. So, mas maganda magsusupplement po tayo. Yun, yung may vitamin B complex, vitamin A, tapos yung pang-boost ng immune system, vitamin C, pwede din siya. Okay? And meron yung specific na isipin ko lang, specific supplement or vitamins para sa American Bully, yung VitaBully. Pero hindi ko alam kung available sa atin dyan. No? Pero yun kasi yung common na ginagamit dito. VitaBully. Na
brand. Tapos po, bago kayo bumili ng vitamins, i-check nyo kung marami kasing supplement na or vitamins and supplement na hindi FDA approved. So, mas maganda kung yung FDA approved, no? Kasi yun na-check talaga ng maayos. Okay? Alright! Yan na, nasagot ko na ba? At saka ito pala yung sa food. Sa American Bull, kailangan din yung sabog sa food niya, yung mataas yung protein content. Kasi important yan sa kanilang breed. And pala, lastly, yung sa may supplement din for the coat kasi sensitive ang skin ng bully. Okay? Kaya maganda rin mag-supplement tayo for the coat. Yung mga omega fatty acids. Ganyan. Okay, yun po yung ating mga questions. Magbabasa na ako dito sa comment ng ano. Okay. Kay My Pie Puyo. Hi, Doki. Watching from Misamis or Occidental. Hi, Misamis. Good PM po. Nanonood po kami ng ako kagabi. Nasagot po. Yun, Doc. Thanks. Okay. Watching from President Rojas Capiz. Hi, Yen Bernardes. Marian Tautuan. Good evening, Doc. Good evening. Ang ganda mo po, Doc. Ah, Percival Corpus. Hello po. Ano po home remedy sa tinga ng aso ko na nakakalinis pa lang po? Madumi na naman po. Okay, kay MJ Yuan. Okay, kakalinis lang daw niya ng tinga ng aso niya at madumi na naman. Pacheck nyo po, baka meron pong ear mites. Kasi kapag ear mite positive yung dog, kahit kakalinis lang, madumi na naman. Meron po akong video sa YouTube about sa ear mites. Pwede mong i-check yon kasi na-explain ko ng maayos at mas detailed yung explanation ko doon. So, check nyo po. Doc MJ Veterinarian. Okay. Tapos, watching Hansel Santos. Hi, Hansel. Tapos, April Joyce watching. Then, Perlita Bugawan. Hi, Doc. Hello po. Nasagot ko po yung question nyo kahapon. Kay Romel Ikaranom. Okay naman. Okay. Hello, Bright Bringer. Light Bringer. Hello, KJ Samiling. Hi, Doc. Idol po kita. Hi. Thank you. Ano po pala? Okay. Sana po support natin yung channel, yung YouTube channel. Pa-subscribe naman po. Tapos para maging updated din po kayo sa ibang mga videos ko. Sa about sa mga pet kasi nagpo-post po ako dun. I think yung battery ko po is 5% na lang. So, may isa pa pala tayong kailangan sagutin na question, no? Kasi, tingin na lang ako dito. Auto, Doc, bakit nagkaparbo pa din kahit complete vaccine na? Kay Perita Bugawan. Ano po? Ilang vaccine ba yun? Kasi marami akong may mga naging case po ako na hindi enough kahit 3 shots pa lang ng vaccine. No, kailangan 4. O kaya, depende po yun sa brand. So, check nyo po yun. Consult nyo po yung vet nyo po. Tapos, make sure na vet ang nagbigay. Kasi meron yung nakukuha na ni sticker lang, sabi na bakunahan, pero hindi pala. Kailangan may stamp ang vet sa vaccination card, okay? Kasi para sigurado na walang vaccination failure. Vaccination failure is, na sinasabi, is yung nabakunahan, pero hindi umepekto yung bakuna. Tapos take note po, yung vaccine kasi, 80% lang po ang protection na makukuha dun. Hindi 100% na safe ang ating dog po sa sakit na yon. So kung halimbawa binakunahan siya ng complete 5-in-1 vaccine, 80% lang po yung protection na makukuha niya. Pero ibig sabihin niyan, magkakaroon pa rin siya noon, pero dahil may bakuna siya, kayang-kaya niya pa rin i-destroy yon or patayin yung virus or bacteria. Maliban na lang din kung sobrang ihina ng immune system ng aso. Kaya importante, pinapalakas po natin yung immune system nila.
Okay? Yun po, sa tingin ko, nasagot naman na natin yung 10 questions. Bukas po ulit. Ano ba bukas? Saturday? Siguro mga same time. Magpo-post po ako dito. Ayusin ko muna yung schedule ko. Thank you so much sa panonood po. Sana yung mga nanood, mag-subscribe po sa ating channel. Thank you, thank you, thank you. Okay, maging top fan ko po kayo para mas malaki yung chance na masagot ko yung mga tanong po ninyo. Alright, bye-bye!